Isang lalaki na may sakit sa atay ang muntik nang hindi naoperahan dahil sa matinding baha sa Calasiao, Pangasinan. Rescue 5 sa Klolohanyo. Hanggang ngayon, parang sa pelikulang Waterworld pa rin ang eksena sa Calasiao, Pangasinan. Lumubog sa tubig ang mga kalsada at imbis na mag-jeep o mag-tricycle, ang gamit ngayon ng mga residente, bangka na. Ilan din ang gumagamit ng balsa habang ang iba naman tumutuloy na lang sa mga sanga. Kamusta po kayo dyan? Ay, ito, okay lang. Makakain ng sanga. Pero sa kabila ng di matapos-tapos na trahedya, puno pa rin sila ng pag-asa. Ito ang aming nakita kay Tatay Junicio Nepuskwa. Unti-unti nang sinisira ng sakit na liver cirrhosis ang kanyang katawan. Palyado na ang kanyang atay, kaya di na agad mailabas ang tubig sa kanyang katawan. At dahil sa baha, apat na araw nang naantala ang dapat sana'y pagpapatanggal niya ng tubig sa kanyang tiyan. Masama ang kondisyon ni Tatay Junicio, kaya agad namin siyang isinugod sa ospital. Sa emergency room ng Pangasinan Provincial Hospital siya tinanggalan ng tubig sa tiyan. Matapos ang apat na oras, mas maaliwalas na ang mukha ni Tatay Junicio. Maggagabi na nang makabalik kami sa barangay Longos. Habang pauwi sa kanilang bahay, bumagsak na ang luha ni Tatay Junicio. Ito ang panatandaan na mabubuhay pa ako. Mahaba pa tayo, pagsasamahan natin. Bago kami umalis, isang awit naman ang ipinabaon ng pamilya ni Mang Junicio sa amin. For some reason I just can't get over us. And I'm stronger than this. Enough is enough. No more walking around with my head down. I'm so overfeed. Sa panibagong ngiti sa labi na nakita namin sa kanila, alam kong nabigyan namin ng bagong pag-asa ang pamilya ni Pusqua. Bagay na lalong tumatatag sa gitna ng hirap kahit pa sa karamdaman. Ang ganda ng kwento nila. Laging tandaan sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 Hotline sa numerong 922-5155. Dahil ang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo, kahit buwabagyo, aaksyonan ora mismo.